Nakilala online ni Riza ang isang John Chu na nagpakilalang isang businessman. Bukod sa alok na pag-ibig, inoferan rin daw siya ng investment sa kanilang construction company. Oh, ito yung dun sa isang investment natin, dun sa condominium business. Oh, yan muna ha. Umabot ng 8 milyong piso ang naibigay na pera ni Riza kay John Chu. Pero nang subukang hanapin ni Riza ang pangalang John Chu online, dito na niya napag-alaman na ang dinidate pala niya, isa pa lang, scammer. Nakita ko na may trending conversations about his name, na scammer siya. Mali pala lahat ng naiisip ko. Kasi na-earn na talaga niya yung trust ko eh. Nakakalungkot na ako doon pala napunta lahat. Hindi pala totoo lahat ng kwento niya. October 2023, humingi ng tulong si Riza sa Philippine National Police o PNP para mabawi ang mga perang binigay niya kay John Chu. Nung nalaman ko, siyempre, nalungkot ako. Pumunta ako ng PNP. Nagsumbong ako. Nagbigay ng demand letter si Riza sa dating kasintahan. Nabiktima rin ng lalaki ang single mother na si Regine. Pero hindi John Chu ang gamit itong pangalan, kundi Lucy. Ang alok naman sa kanya, business investment sa Paris. Mahigit 800,000 piso ang naibigay na pera ni Regine. Pero laking pagtataka niya na hindi pa rin sila nakakaalis ng bansa. Sorry, I'm late. At humirit pa raw si Lucy ng 25,000 pesos para sa kanilang visa application. Babe, hingi sana ako ng 25,000. Para saan? Sa visa application natin sa Paris. Nagbigay na ako ng 60,000 para sa airfare at visa ko. Tapos nagbigay din ako ng 160,000 dahil gustong sumama ng mom at brother mo. Isn't that enough? Babe, kasi tumaas yung airfare. Siguro dahil sa demand nung after the pandemic. Airfare? Akala ko para sa visa application yung 25,000. Tiga, kasi nga, may gamit nga yung pera para sa visa application dun sa airfare. Hindi naman tayo pwedeng mag-apply ng visa nang walang plane ticket. Dito na, naghinala si Regine at humingi ng tulong sa National Bureau of Investigation Cybercrime Division. Ang sabi niya, na-victimize siya through dating app. Marami sila, sabi niya, isa siya sa mga victims.